Magandang umaga, Ma'am and Sir. Sa umagang ito, paliwanag ko ituturo ko kung paano magamit ng mga fittings na ginagamit sa construction supply o sa bahay man na may kailangan ninyong gagamitin ang mga fittings kung may nasisira kayong mga fittings na nandoon sa loob ng bahay. Itong vlog na ito ay para sa inyo, para kung papaano, kahit papaano marunong kayong magkumpuning o magayos ng mga nasisirang fittings sa loob ng bahay ninyo, at pwede nang hindi na kayo magbayad pa ng mga tao upang magayos at magkumpuni kung marunong na kayo kung paano magayos. Halimbawa nito, yung ituturo ko, ito ay isang fittings na ginagamit kalimitan sa construction supply. Ito ay isang PE-tech fittings. Ito ay polyethylene fittings na kalimitan ay ginagamit sa construction supply sa specific sa isang mga plumbing na kailangan nila ng mga fittings sa pag-aayos ng mga nasisira o nabubutas ng mga butas o mga sira na pipes or tubo sa linya ng mga tubig o linya ng tubig na papunta sa inyong sa loob ng bahay o sa kahit saan sa inyong bahay, sa banyo, sa CR or sa lababo, sa kitchen nyo, kung saan man yung may mga nasisira, pwede rin na kayo ng mag-ayos kung marunong kayo sa pag-ayos. Ituturo ko ngayon sa isang fittings na kung paano ito gagamitin kung sakaling nangailangan kayo nito at pwedeng kayo na ang mag-ayos at bumili na lang kayo nito ng fittings para sa ganun, ito yung gagamitin sa pag-aayos ng nasisira ninyong linya ng tubig o ng pipes. Ito yung ibabahagi ko sa inyo, ituturo ko kung paano ito gagamitin at anong klase ito, anong ilang price din ito sa hardware. Ito yung fittings na una kong ituturo. Ito ay isang fittings na tinatawag na PE-tech fittings. Ito yung PE-tech fittings. Ang ngalan talaga nito o ang specific ngalan, PE-tech fittings reducing T. Ito ay tinatawag na reducing T. PE-tech fittings reducing T. Kaya ito tinatawag na PE-tech fittings reducer T. Kasi ito yung sa baba niya reducing T, kasi ito at dito sa street niya
pareho ito ang size. Tapos yung sa taas niya, ito yung reducing niya na maliit na siya. Maliit siya kaysa ito dito. Malaki siya dito. Yun, malaki siya. Tapos ang sa ibaba, sa itaas, ito ay maliit na siya. Kaya tinatawag ito na PET fittings reducing T. Ito ay PET fittings reducing T dahil ito ay may kombinasyon na fittings kombinasyon, kasi hindi pareho yung dulo niya. Dito ibang size at dito sa ubo, sa ibaba ibang size din. At ang sukat nito ng PET fittings na ito, PET fittings na reducing T, ito ay ang size nito ay 1. Itong sa ibaba 1 ito. 1 by 32 mm or 1 by 1 inches by 32 mm. Ito yung nasa ibaba niya. Ito 'yun. Tapos yung sa ibaba niya, sa itaas niya, ito yung reducing niya, reducing. Ang size dito ay 1/2 inches by 20 mm, 1/2 inches by 20 mm, itong sa itaas niya. Kaya tinatawag ito na PET fittings reducing T. Dito, ito ang gagamitin natin pag kung gusto natin na may nasisira o gusto rin natin na may ayusin tayo na nasisira sa ating bahay na mga pipes. At ito, mayroon din itong equality dito sa itaas, pareho lang din ang dito sa loob, sa ibaba niya, pareho lang. Iyon ang equality. At kung may nasisira kayo na fittings kagaya nito, yung isa na i-introduce ko, yung fittings na gagamitin natin una ito, tapos yung pangalawa ito rin gagamitin natin na fittings. Ito ang isang klase rin na fittings na sinasabi ko na equality siya. Sinasabi ko itong equality kasi ito ay equal siya. Equal ang sukat niya, ang diameter niya sa may butas. Pareho siya. Yun, pareho siya ang butas niya. Ang laki ng butas niya, pareho. Equality siya kasi ang butas nito sa ibaba at sa itaas, equal siya. Equal ang butas. Kaya ito ay tinatawag na PET fittings equality. Ito yun ang equality na gagamitin natin. Halimbawa nito, kung gagamitin natin ito sa bahay natin, halimbawa may nasisira tayo na isang tubo ng tubig at may nasisira, halimbawa may butas, may malaking butas sa tubo at hindi na kayang lagyan ng rubber kasi lumalabas na rin ang tubig
at kailangan na natin ng ibang paraan upang maayos o makumpuni ang isang tubo ng tubig. Kaya kung ang tubo din ninyo ang nasisira ay ang size niya ay 20 mm by 1/2 inches, ito yung fit niya na fittings na gagamitin natin. Halimbawa, yung nasisira ninyo doon sa may nasira doon, naputol or nabutas, kaya pwede itong gagamitin na equality na 1/2 inches by